Bakit mo ba ako pinapunta dito? Tungkol po ito sa pagkamatay ng papa ko. Malakas po ang kutob ko. May foul play na nangyari. Kailangan mo ng ebidensya o kaya witness. Si Aling Belen, yung caretaker, marami siyang alam. Nico, si Aling Belen. Naku ma'am, kakaalis lang. Pinahatid ni Sir Armando sa bus terminal Palite. Sarge, may cover-up na nangyari. Tulungan niyo ako mabigyan ng hostisya yung papa ko. Welcome to my office. So, what do you want? What do I want? Kasuhan si Sam. Forget about her. Pero itong ipinapangako ko sa'yo. Kapag sinaktan ka pa ulit ni Sam, mananagot siya sa'kin. Hey, slowly, gagaling ka rin. Ayoko kasi naka-wheelchair, lalo na pag humarap ako sa board. There's no need to do that, Kuya Galvan. I can handle the affairs of my company. Tumakas ka ba sa facility? After a few threats here and there, they released me. Meron tayong importanteng masyon. Kailangan natin maghanap ng kahit na ano magkukunik kay Mama Aurora tsaka kay Papa. Francis! Prescription note ni Papa. Lumayas ka! Traitor! Manluloko! Percy, patuwarin mo na ako. Kailangan ako naging masaya ulit! Magsama kayo sa impyerno ng mi amore mo! Mga Judas! Hindi ko kakalimutan ang obligasyon ko sa inyo. Magpapadala pa rin ako ng pera. Hindi ka namin kailangan! Umalis ka na! Umalis ka na! Lumayas ka na! Umalis ka na! Lumayas ka! Judas! Traitor! Ate, si Papa nga nagsulat nito. Sulat niya to. Hello? Why are you looking at me like that? Aren't you glad to see me? Masaya kami na nandito ka na. Para masagot mo yung mga tanong namin. Anong tanong, Sam? Bakit kasi nulatan ng papa ko nito? Take atin lolol tablet once. A day. Take good care of your heart because your heart means so much to me, your favorite doctor, Orly. Nireseta sa akin yan ni Doc Orly. Bakit may problema ba? Your heart means so much to me. Ganito ba magsulat ang doktor sa pasyente niya? Your dad was an unusual doctor, Sam. Nagka-affair ba kayo ng papa ko? Binigay ko na sa'yo lahat.
Iniwan mo pa rin ako. Illicit relationship, extramarital involvement, secret love affair, naging kabit ka ba ng papa ko? Ang nakakatawa. This! Look at your faces! I thought na masusurpresa ko kayo sa pagbabalik ko, but lo and behold, ako pa ang nasurpresa. Pero hindi yun pa rin sinagot ang tanong ko. Naging kabit ka ba ng papa ko? No. Does that answer your question, Samantha? So, thanks for the ride. Text mo ako pag-uwi mo. Sure. Ingat. Hi, George! Si attorney ba yung kausap mo? Yes, bakit? Bakit hindi mo pinapasok sa loob? Ang dami nating pagkain doon, pwede ko kayong pinaghainan. Umiiwas lang kami sa gulo. Ayaw namin matrigger si Papa. George, question lang ha. Bakit kaya ayaw ni Galvan si attorney? Nagtataka lang ako kasi ang gwapo niya, di ba? Tapos, mabait, edukado, matalino, abogado pa, mayaman. Ang sabi ni Papa, may binigay daw na maling advice si Inigo kay Basil. To be honest, nabababawan ako dun sa reason na yun. I think there's more to it pero ayaw lang sabihin ni Papa. Ano sabi ni attorney? Ayan lang. George? Ito, ano lang ha, parang naisip ko lang. Hindi kaya... I hope you don't mind ha. Baka hindi lang sila talaga mag-best friends. Si Basil at saka si Inigo. I'm sorry? What I mean is, baka kaya ayaw na ayaw ni Galvan kay attorney is because naging mag-jowa sila ni Basil dati? Kung hindi kanya naging kabit, bakit ganito kanya sulatan? From your favorite doctor? Ilang beses ka ba dyan chinek up? Hindi ganyan ang papa ko. Professional siya sa mga pasyente niya. What do you want me to say, Sam? Bakit ganyan ang treatment sa'yo ng papa ko? Because I'm his boss. Naging empleyado ko rin naman dati, hindi ba? Don't tell me na hindi ka man lang nagsipsip sa boss mo kahit minsan? No. Never. You got that attitude for Mercy. In the few times na nakasama ko si Doc Wardy, he was very cordial. Kaya gustong-gusto siya ng mga minero ko. We were all devastated na malaman namin na nag-overdose siya sa heroin.
mag-best friends sina Inigo at Basil, hindi mag-boyfriend. George, hindi ko naman sinabing ngayon, syempre. Dati. And I'm sure na bago ka naman pinakasalan ni Basil, I'm sure spinlitan niya naman si Inigo, di ba? So anong pinapalabas mo? That they're gay? Well, posible. Pero George, iba na ang panahon ngayon. May mga bading na pumapatol sa babae. Merong mga lalaki pumapatol sa bukla. Wala namang masama dun. I mean, no judgment ha. Kasi hindi ako judgmental. Pero yung si Inigo, parang smell ko siya. Na ano? Yung itsura niya. George. Yung kilay na lang niya, di ba? At saka, si Basil, parang... Ano? Parang... ganun. Parang malambot. Parang pumipilantik yung mga daliri. Malamya. Hindi bakla ang asawa ko. Masaya akong nakabalik ka na, madam. Kaso, may panibagong problema. I know. Si Sam. She thinks I had an affair with her father. Iniimbestigahan din niya ang pagkamatay ng papa niya. Gusto niyang malaman kung anong nangyari noon. She can't know the truth, Amanda. I'd rather naisipin niya na malandi ako kaysa malaman niya ang totoong pumatay kay Orly. Straight si Basil. Gusto niya magkaanak kami. George, marami akong kakilala. Mga bading. Pero may mga pamilya sila. May asawa, may anak. No judgment there, ha? Hindi ako judgmental. In fact, karamihan sa mga kilala kong bading na may pamilya, mas mabubuti pa silang mga tao kaysa dun sa mga tunay na lalaki. O hindi ako talaga judgmental, ha? You are being judgmental. Iniisip mo, bakla yung tao? George, nasabi ko lang naman yon. Pero okay na kung hindi ka naniniwala. Alam mo, nagtataka lang naman talaga kasi ako kung bakit galit na galit si Galvan kay Inigo. Pero huwag ka nang maging defensive. Huwag ka nang magalit, ha? Basta, hindi ako judgmental, ha? Naisip ko lang yun. Wala mo. Pwes ngayon palang sinasabi ko na sa'yo, Vivian, mali ka. Totoong lalaki si Basil, okay? Asawa ko siya, mas kilala ko siya. Walang makakalam na totoong nangyari kay Doc Orlin, madam. Shhh. Huwag ka maingay, man. Baka may makarinig sa'yo. Anong gagawin natin, madam? Sa pagkakakilala ko kay Sam, hindi siya titigil hanggang di nasasagot ang mga tanong niya. I will give her the closure she wants. Just not the right one. Marami akong kakilala. Mga bading. Pero may mga pamilya sila. May asawa, may anak. Nak?
Ma, hindi po bakla si Basil, di ba? Ay, nako, nak! Pwede ba tigilan mo na yung pakikipag-usap mo kay Vivian? Alam mo, nagbabait-baitan lang yon. Ang ahas, kahit magpalit ng balat, ahas pa rin. Tignan mo, naku, nanasa na niya yung utak mo! Ma, di ba hindi po bakla si Basil? Hindi, anak! Nagpakasal kayo. Magkakabibi na kayo. Oh, eh nabuntis pa nga niya yung bruhang Beverly na yan eh. Anak, meron bang bakla na ang gusto ay lalaki pagkatapos maghahanap ng kabit na babae? So, hindi po totoo ang sinasabi ni Vivian. Anak, meron bang dahilan para isipin mo na pumapatol sa lalaki ang asawa mo? Familiar kayong dalawa sa akin. Kakilala ba tayo? Saan tayo nakita? Ate, kilala mo? Baka po kamukha lang namin. Huh? Si Doc Orly Castillo, kilala niyo? Papahu namin siya. Bakit daw, pasyente niya ba kayo? Hindi ako. Yung misis ko. Magaling yung tatay mo eh. Dati, ginagamot niya lang yung lagnat ang misis ko. Hanggang sa siya na'y nagpapainit sa asawa ko. Inigo. Are you gay? Sandali lang ho. Hindi ho ganong klase yung papa namin, ha? Asa na ba yung Doc Orly Mia Amore na yun? Natraso pa sa akin yung sasapok eh. Matagal na hong patay yung papa niya. Mahili ka na. Sinusunog na sa impero ang kaluluwa na. Bastos ka! May binabastos yung papa namin, ha? Kung may nangyari man sa kanila ng asawa nyo, yung misis nyo yung sisihin nyo. Doon kayo magalit sa kanya. May asawa siya, papatol siya sa may asawa. Angas mo, ha? Manang-mana ka sa tatay mo. Bakit? Kakuya, sapukin ko. What did you say? Bakla ka ba? Bakit mo ko tinatanong ng ganyan? I'm not going to judge you. I will accept kung ano man ang isasagot mo. Just answer my question. No. I'm not gay. I'm straight. Ano? Ano? Papalag ka? Tignan niyo! Guard! Guard! Tama! Guard! Guard! Lumakbo po! Francis, okay ka lang? Okay. Why? What happened? Why are you suddenly asking me these things? Never mind. George, sinagot ko ang tanong mo. It's your turn. Why are you asking me about my gender? Someone suggested na baka kaya galit sa'yo si Papa is because naging kayo daw ni Basil. Sino yun? Just forget it. May mga malisyosong tao lang talaga na binibigyan nila ng kulay yung mga nakikita nila. I'm sorry.
Pag nakasalubong ulit yung gagong yung gugulpihin ko na talaga yun. Frances, tama na. Kumalma ka. Frances! Sam. Sino nakaaway ng kapatid mo? Eh, wag na. Nay, wala to. Anong wala? Hindi porke matatanda na kayo, hihinto na ako sa pagiging nanay ninyo. Umamin kayo. Sabihin niyo sa akin ang nangyari. Nakasalubong po kami sa grocery store. Sabi niya, siya daw yung asawa ng kabit ni Papa. Dumating na yung pinakuha kong CCTV footage dun sa labas ng Palacios Estate habang nasusunog. Buti na-recover pa yan. Oo, natagalan lang yung technician ko. Pero mahalaga, nandito na. Panoorin mo to. Ito yung eksaktong time na nasusunog yung Palacios Estate. For you, what if I want us to be more than friends? Kailangan nating malaman kung sino yung babae na yun. Finally did it, mi amore. Kailangan niyang sabihin sa atin kung bakit niya pinatulan si Papa. Sabi mo, ayaw mo matawag kang kapit. Ito na! Abandoning your family does not make you a single man. Kaya mo bang mag-alaga ng anak ng iba? Ituturin ko na parang akin din ang anak mo. Sabi mo, mahal mo ko! Kung bakit nagpakamatay si Papa? Umasa ka na paninindigan ko ang isang tulad mo? Kung bakit pinatay si Papa? Umasa ka na pakakasalan kita! God! Ngayon namin nalaman na may secret tunnel pala dito. Paano niya nalaman na may tunnel dyan? Ibig sabihin, may nagsabi sa kanya. May kasabwat. Ang tanong sino? Hayop ka, Juliet! Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin! Binabalaan kita. Huwag na huwag mong sasaktan si George. Secured na ang buong paligid, madam. I hate this feeling. Abando na maraming bantay! Palacios ang target ng killer. I don't care about the killers, Amanda. Mas priority ko ang kaligtasan ni Sam. Lumabas sila ni Frances kanina. Bakit mo hinayaang umalis ang mga anak mo? Inaalam nila kung sino kabit ng papa nila.